very easy to be a mother of four children. But there's no problem. As a mother, my experience as a mother is I've observed or I've learned that a mother is so different from the father. Because a mother should have more understanding, more love, and everything more than that what does a father do. That's my own experience. We are not all the same, but that's my own experience. And I've experienced as a mother of four, I am being blessed with my children. I know that they are also being blessed through me. Although I have been far away from them for 15 years, I know that I have been in contact with them every day. Although the father is away, the father left them for 14 years, living with another woman. But as a mother, and that it should be my experience should be an encouragement to you, because I've been standing as a mother. And a mother should be the best teacher and should be the best example inside. Because what my husband done, it is not, hindi siya kawalan sa gawain ko bilang isang ina. Kasi maraming nagsasabi na sabi nila, kasi single parent ako eh, kaya ganito ang mga anak ko, hindi. Wala siyang kakulangan niyan, ang ano ko sa strength ko sa aking sarili na ang ginawa ng asawa ko sa akin, hindi yon ang magbabawas sa pagmamahal ko sa mga anak ko. Instead, duplihin mo, kasi wala na nga yung father, so gawin mo ang pagkukulang ng ama. So, kailangan mag-stand ka, lalo na nung nag-Kristiyano ako, doon ko nalaman na kailangan pala, nakita ko na mas malaki pala ang responsibilidad ng ina kaysa sa ama. Kasi, di ba more understanding tayo, yung ama, ano lang parang ang tingin ko, konti lang yung mga responsibilidad nila. Ako ang gumawala ng responsibilidad sa loob ng bahay ko. So, ang masabi ko, be an example and be the best teacher in the home. A best teacher means you are going to teach them what is right. Kung ano man, yung ginawa ko sa family ko, my four children, kahit gano'n ang ginawa ng tatay nila, maganda yung relationship nila sa kanya. Kasi araw-araw doon bumibisita sa bahay namin, ba't iba ang bahay niya. Pero nandun pa rin yung respeto. You must have to teach them whatever problems going on inside the family. You must have to teach them to have that respect. Because for me, I will never be a fulfilled Christian if makita ko yung mga anak ko na walang respeto sa tatay nila kasi Kristiyano. Ano ba ang isang Kristiyano? Di ba ang Kristiyano yung must have to stand as a Christian, to stand as a child of God? And what is a child of God? You must have to stand as a Christian. And what is a Christian? You will do the word of God. You will fulfill the word of God in your life. At sabi ng Biblia, love your enemy. Enemy ba ba yung asawa mo na walay sa'yo? Bakit gawin mo siya enemy? So, for me, my husband is my friend now. Ate, love your enemy. Love your enemy. Now, we all have our communication. So, the proof of my being a mother to my children, mahal na mahal nila ako. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung communication namin. Yung bunso ko nasa California, lagi kami nag-uusap. Pero andun pa rin yung pagmamahal niya sa tatay niya. Kinukumusta na, ma, ibinili ko lang si daddy ng ganito. Binili daw niyang pasalubong niya sa kanyang pag-uwi. So that is an example of loving your parents, although whatever's happened. Sabi ng word of God, huwag kang magkasala sa kasalanan ng iba. That is always what I'm telling them. Huwag kang magkasala sa kasalanan ng tatay mo. So love your father. Kung ano yung kasalanan niya, kasalanan niya, di ba? Kasalanan natin, huwag magkasala din ang anak natin. Yon ang itinanim ko sa isip ng mga anak ko. So, be an example and be a good teacher to your family. Amen. Oh, ano, marami na challenge, ano? Huwag natin susulan na magalit din sila doon. Ikaw lang yung nagalit. Diba? Sa totoo lang, ikaw yung nagalit. Yung mga bata natatakot sa iyo. Kaya kung mag-rest up sila ng magmahal, sinusupress mo. Oo. Pero talaga maghanap sila ng tatay, di ba? Maghanap talaga sila. Kasi makita nila na may tatay, may nanay. Bakit may nanay lang sila? Kaya hindi idamot yung
role ng tatay. Ano? Jojo, di ba? Amen. Sinabi ko kanina, thank you, Sister Lolit. Thank you. Thank you, Mary. At alam ko, kung kayo ay magtayo dito, mayroon din kayo sa amin. Nasunod na Mother's Day. So, sa ngayon, mula dito pa kayo, di ba? So, sa ngayon, ang ating tagapagsalita ay sinabi ko kanina na, love is sweeter the second time around. Yay. At natuto ko na ang pag-ibig ay mabago at ang mature. At talagang ang Panginoon ay isang milagroso na Diyos na hihipo sa puso ng tao. At kung tayo ay magpasako, tayo ay makakita ng biyaya. So, we cannot run away from God. God is always there for us. So, babalik lang tayo. Eh, sino pa ang magsabi na tayo ay perfect? Wala. Lahat tayo ay nagkamali, nadapa. Pero ang Panginoon nagsabi, palagi nagsabi, kung ikaw ay nagkamali, ayusin mo at tayo. At hindi siya magsabi na hindi ka pinagalitan ng Panginoon, kundi in-encourage ka na tuwing madapa, natayo at magpatuloy. Marami ka lang gasgas. Kasi marami hindi sa kanya madapa. Pero kaya, kung maaari, bawasan natin din. At ayusin natin ang ating sarili. At tayo ay sunod sa Panginoon. So ang ating tagapagsalita ng nagtirang oras ay isa sa aking maraming mga anak. Na kilala ko ang pamilya nila. Halos lahat. Kilala ko, na-meet. Nakasalamuha, nakasama,